di ba natin palakpakan ng Panginoong Jesus bilang papuri at pasalamat. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Sige po, kapatid. Happy Valentine's po sa bawat isa. Amen. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa bawat araw. Sige, tayo po lahat ay tumayo. At ito po yung ating panibagong text at pag-aaralan. Salamat po sa Panginoon. Alam ko po, nung last year, nung February, ay hindi about God's love yung binigay ni Lord. But today, amen, tayo po ay dinala doon sa patungkol sa pag-ibig. Amen. At ito po yung isang verse na meron tayo. John chapter 11, verse 5. Ito po ang sabi niyan, kapatid. Amen. Napaka, parang simpleng kung babasahin. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Ulitin ko po. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Amen. Father God in heaven, we give you praise. Panginoon, nung ikay naparito sa lupa, Diyos na nagkatawan tao sa katauhan ni Kristo, minahal mo si Martha, si Mary, at si Lazaro, ang magkakapatid na ito, Panginoon. Patunay, O Diyos, na ikaw ay pumarito, Panginoon, at nagmahal ka, minahal mo ang tao, minahal mo ang bawat isang nandito, kami man din ay mga tao, Panginoon. Kaya salamat po, patuloy naming maunawaan ang iyong mga salita ngayong umaga. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, alam niyo po ang sitwasyon at kalagayan at buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam niyo ang mga kabigatan, kaguluhan, kawalang pag-asa, ang difficulties na kinakaharap namin. Alam mo po ang mga problemang meron kami, Panginoon. Kaya nga sa ganang amin, dahil kami mga makasalanan, lagi mo pong i-remind kami na walang-wala kaming magagawa sa aming mga buhay. Hindi namin kayang ayusin at iligtas ang buhay na ito sa kaguluhan, sa kapahamakan. Kaya salamat po. Ngayon pa lang, madama namin yung pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. Na ngayong umaga, allow each one of us to value your love. Mapahalagahan namin ang pag-ibig mo. Maunawaan namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Kahit kami makasalanan pa lang, Panginoon, kahit gaano kami karumi, makasalanan, mahal mo po kami, Panginoon. Yan ang katotohanan ng iyong mga salita. At salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na maibahagi muli ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong kadakilan at kabutihan, ang iyong pagmamahal, katapatan, Panginoon. Salamat sa tunay na pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Katagpuin mo pa pagpalain, speak to our hearts, convict us through your love, O God. Change our lives, O God. Change our lives, Lord. And bless our lives today. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. 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 Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin, kapatid. So yan po yung ating text. Actually po, mahaba po yan. At para hindi siya, dahil limited po yung ating time, kapatid. So kayo na lang po ang bumasa. Basahin niyo po yung John chapter 11, verse 1 hanggang 45. So ang kinuha lang po natin, kung saan ay tatalakayin natin, bibigyan diin natin ito pong pag-ibig ng ating Diyos, ng ating Panginoon, kapatid. At dyan makikita na natin, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So yan po ay magkakapatid na si Martha, itong sister na ito, si Mary po yan. Amen. Si Mary yung nagbuhos ng, alam niyo po yung alabaster box, yung pabango. Yan po yung Mary na yan. Kapatid po ni Lazarus yan. Magkakapatid po yung tatlong yan. At sabi dyan, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So nagpapatunay dyan na yan ay ang ating Panginoon ay nagmahal sa tao. Mahal niya ang tao. At ito especially yung tatlong magkakapatid na ito nakaranas ng kanyang pagmamahal. At marami pang tao. At tayo man din bilang tao. Makikita natin dyan, it is true that God loves you and I. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Amen? Iba yan sa pagmamahal na nararanasan natin dito sa lupa. Kaya ngayong umaga, yung pagmamahal na yan, kapag naintindihan mo, kapag yan ay inangkin mo sa buhay, it will change ng buhay mo. It will change ng direction ng buhay ng bawat isa sa atin. Kahit gaano pa tayo karumi, kahit gaano pa tayo kasama, it will change the direction ng ating buhay, kapatid. At ma-enjoy natin ang buhay. Maiksi lang ang buhay sa mundong ito. Amen? Amen? Hindi po totoo yung sa pusa na siya mambuhay. Isa lang po ang buhay. Only one life will soon be passed. Only what done for Christ will last. At ano lang ang ginawa mo sa Panginoon,
Yun lang po yung counted. Maraming pwede tayong ma-accomplish sa mundong ito. Marami tayong ma-achieve sa mundong ito, magawa sa mundong ito. Dito lang yan sa mundo. Amen? Pero yung gagawin mo sa Panginoon, amen? Ano mang bagay na ginagawa mo sa Panginoon, counted po yun, nakasulat po yun. And there is a reward sa lahat ng ginagawa natin. At ang buhay na ito, pahiram. At magamit natin ito sa magandang bagay. Na na-enjoy mo ang buhay dito at higit mong ma-enjoy ang buhay sa tamang panahon. Amen? Kaya po, salamat sa umagang ito. Kapatid, na dito pa lang sa ating text, makikita natin, it's about love, kapatid. Mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? And sabi nga, we all experience times of great loss. Lahat tayo nakakaranas ng matinding kawalan. Amen? Sa buhay na ito. Amen? We experience all lahat. Walang sino man ang hindi maka-experience ng great loss, kapatid, sa buhay na ito. Amen? When we say loss, ng pagkatalo, ayan, ng failures, ng depression, ng pagkabagsak, ayan, Paul, or ng distraction, o ng pagkawasak, lahat tayo dadaan dyan at nararanasan natin yan sa pamilya at ang buhay ng bawat isa sa atin. We all experience times of great loss. Yan ang katotohanan according to the Word of God. Kaya pag wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi natin alam. Amen? Kung anong sitwasyon natin, kalagayan natin, anong darating, wala tayong pangunawa. But because God's love for us, He gave us His Word. And sabi ng Bible, know the truth and the truth will set you free. Alamin mo ang katotohanan. Alin ang katotohanan ng salita ng Diyos? Maging si Jesus Christ, ang maging ang banal na Espiritu. Amen? Alamin niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo sa magulong buhay, sa maling buhay. Amen? Kaya mali ang buhay, magulo ang buhay kasi hindi alam ang katotohanan. Amen? Like my life before, bago ako nakakilala sa Panginoon. Amen? Talagang nakakahiyang buhay ang inabot natin. Magulong buhay ang inabot natin. Amen? Kasi kala natin yun lang eh. Wala tayong alam na salita ng Diyos. At salamat. Nung ako ay lose hope na, hindi ko na alam ang gagawin sa buhay, wala nang halaga. Amen? Kaya nga, naalala ko before yung aking madalas na testimony na nakasakay ako sa jeep. Madalas akong sumakay sa unahan ng jeep eh. Talagang rinig na rinig ko yung boses ng Diablo eh. Na, tumalun ka na. Tumalun ka na. Wala ka ng kwenta. Yan yung aking naranasan. Amen? Na yung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Amen? So yun ang ginagawa. Pero ang totoo, may kwenta, may halaga pala ang buhay ko. Marahil sa tao ay wala. Pero sa Diyos, mahalaga ang buhay mo. Mahalaga ang buhay ko. Amen? So minsan ngayon, nakakaranas tayo ng ganyan na parang hindi na tayo mahalaga sa mundong ito. Kasi yung mga mismong mahal natin sa buhay, naasahan natin na magmamahal. Hindi rin tayo, hindi natin naramdaman yon. Pero ngayong umaga, kapatid, tandaan mo, mayroon talagang totoong nagmamahal sa iyo. Amen? At kapag binalyo mo yung pag-ibig na yan ngayong umaga, kayon po is araw ng puso. And salamat sa Lord na dinalay mo tayo sa araw ng pag-ibig ng kanyang mensahe. Amen? So once again, we all experience times of great loss. Losses is part of life. Sa mundong ito, ang losses ay part ng buhay. Yan ang buhay sa mundong ito. Kahit anong gawin mo, kahit maging pinakamayaman ka pa sa mundong ito, makakaranas ka ng loss or losses because it is part of the life on this earth. Kaya walang hindi. Amen? Iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang kondisyon. But all of us, nararanasan niyan kasi yun yung katotohanan sinasabi ng Diyos. It is part of life. Yung pagkatalo, yung depression, yung failures, yung distraction, pagkawasak, pagkabagsak, it's part of life. Sa mundong ito. Kaya alam ng Diyos yung kalagayan natin dito. Kaya nga, salamat. Because Jesus, yan, nagkatawan tao siya nang bumaba sa rito at itong mga tao na ito, minahal niya, tayo man din ay mahal niya. Amen? At salamat sa kanyang kasalita. Our great losses are of loved ones. Somehow, ito yung pinakamatinding great losses natin sa bahay, sa buhay natin, sa mundong ito. Ano ba yung matinding kawalan na nararanasin sa buhay natin? Yung mahal sa buhay. Yung mawala yung mahal sa buhay. Amen? Amen? Sa aming magkakapatid, isa pa lang yung bunso namin ang nauna sa amin. Bata siya. Hindi mo akalain na bunso, mauuna. Pero yun, nawala at napakasakit pag nawalan ka. Amen? At sa mundong ito, minsan hindi man nawawala, pero wala rin sila. Talagang realidad, it is part
parte ng buhay. Ang losses. Losses are part of life. At ang pinakamasakit yung mawalan sa ng mahal sa buhay. Gusto ko lang po itong share. Kasi nung Sunday, after dito, amen, may nag-text po nung hapon, isa pala sa member natin na teacher, si Judy, ay namatay yung kanyang magulang. Ayan po. So ito na po yun. Ayan po, si Nanay Piding. Ito na po siya ngayon. Nandito na po siya. Amen? Kasi yan ang protocol ngayon. Talagang pag namatay ka ngayon, talagang ikikremate ka kaagad. Amen? So after nung Sunday po yan, after natin dito, kaya dali-dali ako nung Sunday kasi baka pwedeng magkaroon ng service sa kanila. Amen? At ayan, ayan po yung mga... Ako na, Je. Yan. So yan po yung nangyari. Of course, napakalungkot. Nung pagpasok ko pa lang, talagang hindi biro. Pag talagang, lalo na ang nanay ang nawala. Alam niyo po ang mister niya ni Nanay Piding ito. At ito talaga yung may sakit. Na somehow ay nakasupport tayo para doon napunta yan sa ospital. Pero nakita niyo po, siya pang nauna na nag-aalaga. Amen? Sa aming magkakapatid, yung bunso namin. Amen? At napakasakit. Pero praise God, kapatid, makita niyo po na magpunta namin dyan, na i-share natin yung katotohanan. Nakikita ko po yung pag-uusad ng araw. At Wednesday, ililibing nila talagang siguro para pasyalan nila. Sa panahon na sila ay namimiss nila, papasyalan nila yung lugar. So, kahit yan ay nakakremate na, ililibing na nila. So, Wednesday po, ayan, ito po, araw ng Wednesday. Ito yung araw nung unang araw. Ayan, nandyan po kami. Ayan. At nag-service kami. Tapos, ito yung huling araw nung sila po ay, ayan, ito pala yung ate ni Teacher Judy, hopefully. Ma-encourage yan. Pati si Tatay Oscar at mga kamag-anak. Ayan. Takita ko po, pag-usad ng panahon, pag alam natin, alam niyo po yon, pag alam natin salita ng Diyos, pag nababahaginan tayo ng katotohanan, talagang nagpapalaya sa mabigat, malungkot, wasak na buhay, ang salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, ganun din yan. Kung ikaw ay nasa kabigatan, nasa kaguluhan, i-value mo salita ng Diyos. Listen carefully. Amen? Sampalatayanan mo ang salitang mula sa Diyos na napapakinggan mo. Amen? Kasi binigay ito ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Amen? To comfort us, to bless us, kapatid. Makalaya tayo sa mahirap at mabugat na buhay. Kasi yan talaga ang buhay sa mundong ito. Losses are part of our lives, kapatid. There is great loss. Amen? Ngayon, maayos, pwedeng someday, one day, there is a great loss. Kaya nga, ako kanina, gusto kong manamnam natin, God forbid, paano kaya sa anak ko? Si Jerica mawala. Hindi ko alam kung anong sasabihin eh. Hindi ko alam kung ano magiging, alam mo yon. Even though I know the word of God, talagang mahirap at mabigat yung sitwasyon. Amen? Kaya, let's meditate. Amen? Unawain natin maigi yung bagay na yan. Amen? Amen? Na hindi siya biro. Amen? Kaya po, isang bagay yan na naintindihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos na pinapakinggan po natin ngayong umaga. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Jesus bilang papuri at pasalamat? Amen? Sa mga salita niya na nagdudulot ng pag-asa, nagdudulot ng pagbabago. Salita niya nagagabay at papatnubay para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Amen? Hindi dahil nawalan ay tapos na. Amen? There is life always. There is hope always, kapatid, ang dala ng Panginoon. Sabi nga, every family goes through the valley of shadow of death. Lahat tayo dadaan sa mga ganyan na talagang napakalungkot. Pero pag pumasok na salita ng Diyos, nag-iiba na. Parang naging piyesta na, parang hindi na siya kabigatan. Na-enjoy na. Amen? Sabi po ng salita ng Panginoon in Hebrews 9:27, tandaan natin palagi yon, lagi ko po yung sinasabi, it is appointed to man to die once, after death, judgment follow. Talagang naka-appointment na tayo sa kamatayan. Whether you like it or not, parang hangin niya na hindi mapipigilan. Amen? So yan po yung ating buhay. Hindi pwedeng matataguan yung bagay na yan. Amen? At yan na nakatakda na, nakaschedule na yan sa buhay natin. Kaya napakahalaga na yun, bago dumating yan, tulad na sinabi ko sa kanila, we need to be prepared. Kasi darating yan. Huwag mo sabihing bata ka pa. Pag dumating yan, hindi mo dapat katakutan kung nakakonekta ka na sa Diyos. Kung ikaw ay totoong nanampalataya na sa Panginoong Yesus, na nagmahal sa atin ng tunay. Pero kung binaliwala mo yan sa buhay natin,
yung pag-ibig na yan, eh, talagang nakakatakot ang kamatayan. Amen? Pero nung na-share ko yung katotohanan, kapatid, about the blessing ng isang mamamatay na mananampalataya na konektado sa Panginoon, nakita nila, ang kalungkutan nasa kanilang sarili na wala na ron sa nanay. Kasi yung nanay nila, ay nung gabi, tinawagan ko si Julie kasi Sunday eh, nagpiprepare ako ng message, lalo na nung Wednesday, hindi ko, tinanong ko, yun ba ay naakay mo, nagabayan mo, nasiran mo ba ng salita ng Diyos? Amen? Naipag-pray mo ba siya ng mahalaga yung panalangin eh? Eh sabi ko, opo pastor, kaso hindi na po malinaw yung kanyang sagot. Pero hindi usapin yun, si Lord kasi kahit anong lingwahe, alam niya eh. Amen? Ang mahalaga na i-guide natin bilang mananampalataya. Amen? Yung mga ganon, let's grab the opportunity sa may mga nag-aagaw na buhay. Amen? Makalapit, makatanggap sa Panginoon, manalig sa Panginoon. Marahil, hindi na siya nakapaglingkod sa Panginoon. Wala na siyang nagawa. Pero pwede ba siya maligtas? Yes. Kasi hindi ang gawa ang magliligtas sa iyo at sa akin ang pananampalataya lang sa Panginoong Jesus. Kaya kung maalala ninyo yung nakabayubay sa krus, dalawa yung magnanakaw doon. Yung isa, sinama ng Diyos sa paraiso. Kasi nanalig siya sa Panginoon. Hindi siya naglingkod sa Panginoon. Pero kung yun ay nabuhay pa, I really believe, maglilingkod yun sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay totoong nanampalataya, maglilingkod ka sa Panginoon. Pero hindi lahat na nanampalataya na bigyan ng pagkakataon makapaglingkod, lalo yung kasama ni Jesus na nakabayubay sa krus. Pero sabi ni Lord, ngayon din, dadaling kita sa paraiso. Amen? Kaya ngayong umaga, amen, release your faith. Believe, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Continue to surrender our lives sa Panginoon. Kaya sabi ko kay Judy, oh, praise God, na ipag-pray niya, although na hindi sumasagot ng malinaw, pero nagtumutugon kasi gumagalo siya, may sinyalis na nagre-response. Kaya po tandaan natin, pag mag-aagaw buhay, maipanalangin natin yan, turuan nating tanggapin mo sa Jesus, humingi ka ng tawad, sabayan mo ko sa panalangin, i-guide natin, amen? Para po yun ay maagapan. Ano pong ginagawa natin? Inaagaw natin siya sa kamay ng Diablo. Kasi pag namatay ang isang tao na walang Kristo sa puso, hindi sigurado yun, impyerno yun. Yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Amen? At pero si Lord, mahal na tayo, kaya niya binigay buhay para hindi tayo mapa-impyerno. Kaya agawin natin. May mga sitwasyon ganun na agaw buhay. Maishira natin, mailid natin sa prayer, natanggapin si Jesus, humingi ng sorry. Kasi ang Diyos mapagpatawad kahit gano'ng kakatindi, kahit gano'ng kadami kasalanan mo, ikaw na ang pinakamaraming kasalanan, patatawarin ka ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos. Amen? Amen? Mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya aayos at aayos ang buhay mo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa kung anong gagawin natin, but because of God's love for us. Amen? Kaya po, inaagaw natin sa impyerno, inaagaw natin sa kamay ng Diablo yung mga taong na-guide natin sa prayer. Amen? Pagdating sa mga agaw buhay. Kaya, let's grab the opportunity, kapatid. Nangyayari yan. And salamat. Kaya po, kahit na hindi ko na-enjoy si Nanay Piding, nagkita kami minsan yan, pero hindi ko siya, kasi medyo talagang, hindi pa, malayo pa sa Panginoon. Pero praise God, nandun si Judy at na-guide siya sa Panginoon. I claim it. Kaya sabi ko, we never judge. At kung si Nanay Piding ay nag-release ng pananampalataya sa Panginoon, nandun siya ngayon. Sa piling ng Diyos. Amen? Sa presensya ng Diyos. Amen? Hindi siya ang kawawa tayo. Tayo'y kumakaharap pa lang. Kaya salamat doon sa presensya ng Panginoon na nakita ko na sa pagsama niya, by sharing the word of God. Kasi kung saan nandoon ang salita ng Diyos, nandun ang presensya niya. Kaya ngayong umaga, tinatalakay natin ang salita ng Diyos, ng Diyos na sa tabi mo. Nasa presensya tayo ng Diyos ngayong umaga. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Nakita ko yung pagbabago, yung atmosphere doon. Kaya sa buhay natin, ganun din ngayong umaga, magkaroon ng pagbabago through God's Word in His presence na kasama-kasama natin. Palakpakan natin si Lord. Minsan pa, hallelujah! Amen? And, ayan, sabi dyan kapatid, God's love breaks out broken heart. Amen? So maraming broken heart. Araw ng puso ngayon, lalo na, pag mali ang ating pagkaunawa sa mundong ito, very deceiving ang mundong ito. Maraming araw ng puso ngayon, ang daming broken heart ngayon. Dahil hindi alam ang salita ng Diyos at maraming nagsasabi na, lonely ako ngayon, I'm alone. Malungkot ako ngayon, maraming gana. Pero as a believers, bilang mananampalataya, walang
Amen? Season or out of season. Amen? Napapanahon man o hindi napapanahon. Amen? Kasi sa mundo natin, dito lalo sa Pilipinas, ang February, araw ng puso, dito lang talagang parang dinadama yung pag-ibig. Afterwards, away na. Di ba? So, pero ang totoo, yun. Ay season or out of season. Amen? Kapag tayo mananampalataya ang pag-ibig ng Diyos, ay nalalasap natin yan, kapatid, hindi lang tuwing February. Amen? At salamat. Ito po, paalala, God's love reaches out broken heart, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na umaabot sa mga broken heart. Are you broken heart? Amen? Broken hearted ka ba ngayon? Ang Diyos ay umaabot. Amen? Magtiwala, manalangin ka lang sa Panginoon, tumawag ka na may pananampalataya, kakatagpuin ka ng Panginoon. Kaya niyang i-heal, kaya niyang i-restore at i-repair ang mga wasak na puso. Amen? Minsan pa, palapakan natin si Lord. Ganyang kabuti ang ating Diyos. Kaya minsan, hindi alam ng tao na ang sarap ng salita ng Diyos. Pag alam mo, napakinggan mo, punong-puno ng pag-asa ang salita ng Diyos para ito sa mga walang pag-asa na. Kahit gaano ka karuming, kahit gaano ka wasak ang ating puso, buhay, kapatid, God's love reaches out to broken heart. Umaabot ang Panginoon. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos. Mahal niya tayo at inaabot niya ang lahat ng mga broken heart. Kaya kung may mga alam tayo, ilapit natin sila sa Panginoon. Kaya sabi nga dyan, kapatid, whatever your loss, God understand. Ano man ang loss nararanasan mo, ano man ang pagkatalo naranasan mo, talo sa negosyo, yan. Failure, amen. Ang mga nakaranas man tayo, lalo ngayong pandemya, maraming depression ngayon kasi nawalan ng trabaho, nawalan ng business, nawalan ng mahal sa buhay, matindi ang mga nararanasan natin in the midst of COVID. Amen? Maraming bumabagsak na company, maraming na-distract sa kanilang pananampalataya at buhay, maraming wasak. Pero yan po ang sinasabi, whatever your loss, God understand. Walang pwedeng makaunawa, si Lord lang. Ano man ang nangyari sa iyo, naiintindihan ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, naiintindihan ka ng Diyos. Amen? Yung pamilya mo, somehow hindi naiintindi, pero si Lord, naiintindihan ka. Alam mo yun? Ganon kasarap ang mamuhay ng may Diyos sa mundong ito. Kasi siya lang talaga nakakaunawa sa atin. Without God, tingin ko, kahit ako, hindi ko alam kung anong pupuntahan ng buhay ko. Amen? But because of God's love, yun, kapatid, naiintindihan niya. Siya lang ang may alam at nakakaunawa doon sa mga nararanasan natin. Whatever loss, kapatid, na naranasan natin, God understand. And when your heart is breaking, God, amen? God cares. Minsan, yung minamahal natin sa buhay, ang mga tao, ayan. Minsan, walang care sa atin. Nararanasan niya na marami ngayon. Na pamilya mo, hindi nagkikare sa iyo. Pero pag nasa break, heartbreaking ka, napakahirap na sitwasyon yan. Pero makita natin, marami ang hindi nakakaintindi. Kaya, ayun, nakita niyo po yon. Dahil siya nakakaunawa, siya ang nagkikare. Kaya, to those who don't care, kasi walang pangunawa. Nakuha niyo po yon. Yung may pangunawa, yun ang only God. And as a believers, amen, yan yung masarap. Pag natutunan natin, yung pag-ibig ng Diyos, it will bring us understanding. And we can care to those who are broken-hearted also. Amen? Kasi, yun, iba, walang care eh. Negatibo ang nasa isip. Pag walang pangunawa, nakita mo yan. Negative response. Sa halip na mag-care, ano yan nangyayari dyan? Curse. Napapalitan niya ng curse. Na hindi niya napansin yun? Yun ang totoo eh. Kaya ito, maintindihan natin itong pag-ibig ng Diyos ngayong umaga. Pinakamasarap. Kaya nga, kung nais natin maging maayos ang pag-ibig sa kapwa, ayusin muna natin yung pag-ibig talaga sa Diyos. At itong pag-ibig ng Diyos ay napakahalaga. Minsan, nababaliwala na natin eh. At nakapokus ang marami sa pag-ibig na ini-influensya ng mundo. Let the Lord influence us for His love ngayong umaga. Nawa, ito yung mag-influensya sa atin. Kasi it will change our lives. Kasi whether you like it or not, losses are part of life. Talagang dumaraan tayo sa mga failures, dumadaan tayo sa mga sa pagkatalo, amen? Sa pagkabagsak. Amen? But only God can cares for you. Only the true love can cares for us, kapatid. Only those who can understand, kapatid, can cares for us. Amen? Kaya, ayan,
pwede natin i-check ang buhay natin. Ano ba yung nag-iimpluwensya sa iyo ngayon? Pag-ibig ba ng Diyos o pag-ibig ng mundo? Ang pag-ibig ng mundo, walang pangunawa at the same time, sa halip na care, curse ang mararanasan natin. Amen? Kaya salamat kasi may salita ng Diyos at salamat may Diyos na totoong nagmahal sa atin. Amen? Sabi diyan, kapatid, the cross proved His love. Amen? Kaya po nakita natin yung cross. Amen? Yan ay patunay na tayo po'y minahal ng Diyos. Amen? At kaiba yan sa pag-ibig sa mundong ito. Hangarin muna natin higit sa lahat ang pag-ibig ng Diyos na yan na maranasan mo sa buhay personally. Amen? Amen? Kasi sa mundong ito, kahit mahalin mo, kahit pwedeng curse ang ibabalik sa iyo. Amen? But praise God. Ito po matutunan natin. Ito yung gustong i-impluensya ni Lord sa atin. Ito yung wala sa buhay ng maraming tao. Yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Kaya ang dapat mag-impluensya sa atin, yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya kailangan maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Jesus and His love for a grieving family. Kaya si Martha, si Mary, ito yung pamilya, nagdalamhati talaga sila. Talagang pag namatayan ka, amen? Mahal na mahal nila si Lazarus eh. Nagdalamhati. Even Jesus Christ, nagdalamhati. Amen? Amen? Ito po yung subject natin ngayong umaga. Ayan. Simpleng-simple. Nakasabit lang, ha? Ayan. It's about love. Amen? Amen? Pag-ibig ng Diyos, kapatid. Amen? At ito po yung tema natin. Pinamagatan natin itong, ayan. Genuine love. Amen? Tunay na pag-ibig. Amen? Genuine love, kapatid. Amen? Genuine love is a true love. Amen? At ang genuine love na yan, kapatid, alam niyo yung genuine eh. Never change. Ang tao, pabago-bago yan. Pero ang Lord, hindi siya, kapatid. Ang tao, pag ikaw yung nagkamali, wala na. Tapos. Hindi mo na maramdaman yung pagmamahal. Amen. Nawawala na yung cares na. Pero ito, maintindihan natin ngayong umaga about God's love. God's love is a genuine love. Genuine love never change. It is a strong love, matibay na pag-ibig. Amen? It is reliable, maasahan mo. Amen? Kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon. Amen? It is a beneficial, kapakipakinabang na pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? Kasi sa mundong ito, ulitin ko po, we all experience times of great loss. Losses are part of life. Part yan ng buhay eh. Talagang dadaan tayo yan. Hindi natin alam kung kailan. Whether we like it or not, hindi natin alam. Somehow, amen? Along the way, sa pag-usad natin, kahit mananampalataya ka, amen? Pwede nating maranasan yan. But if there is a genuine love, kapatid, napakahalaga na. Amen? Amen? At si Lord, doon mo siya makikita. Na sa huli, makikita mo siya lang yung aasahan mo. Na wala na yung care sa iyo. Curse na. But si Lord, He cares for us. Very beneficial. Kapakipakinabang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, kahit anong sitwasyon mo. Kahit ikaw ay nagkaroon ng matinding whatever your loss, sitwasyon na maranasan mo. Amen? Ano ibig sabihin? Kaya ang genuine love, kapatid, amen, never change, win the victory. Kaya makakamit mo ang tagumpay. It is because of the genuine love ng ating Diyos. Amen? Amen? Ito po'y panawagan ng Diyos sa atin na gusto niya mamuhay tayo ayon sa kanyang pag-ibig. Ma-impluensyaan tayo ng kanyang klase ng pag-ibig. Genuine life, love, kapatid, na talagang it is very beneficial, kapakipakinabang, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo, kapag meron tayo nito. Amen? Ma-impluensyaan tayo. Yan po yung aking dalangin ngayong umaga. Let all of us, kapatid, ngayong umaga, ma-impluensyahan tayo ng pag-ibig ng Diyos na ito, na klase ng pag-ibig, a genuine love, kapatid. Amen? Kung tatanungin natin, sabi nga dyan, how God love, paano nga ba magmahal si Diyos? Ang Lord, alam mo ba kung paano magmahal si Lord? Amen? Paano mo i-explain ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Amen? How God love, kapatid, and also, do you experience God's genuine love? Naranasan mo na ba talaga yung genuine love ng Panginoon? Amen? Kasi sabi nga doon eh, genuine love never changes. It is a strong love. Amen? May beneficial. May beneficyo.
kapakipinabang sa buhay mo, nagdudulot siya ng katagumpayan sa buhay mo. Kaya ngayon, talo ka, marahil nasa pagkatalo ka ngayon, pagkabagsak, if we experience, amen? Kaya ngayong umaga, salamat, available yan ngayong umaga. Yung genuine love ng Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin, kapatid. Amen? God's love is true love, kapatid. At isang bagay lang po pag-aaralan natin ngayon, kasi po ito ay tatlo, but ito po isang bagay lang matutunan natin ngayon. Ito po yung ating bibigyan din at aaralin ngayong umaga na matutunan. What can we learn about God's genuine love? Sa lahat ng mga nakaranas ng genuine love of God, amen? What can we learn? Ano natutunan mo? Ano ba natututunan natin? Ano bang meron? Amen? Doon sa genuine love ng ating Panginoon na matutunan natin ngayong umaga, isang bagay lang po ito. What can we learn about God's genuine love, kapatid? Ito po ang tinuturo sa atin. God's love brings Him where we are. This kind of love of our Lord Jesus Christ, our God, kapatid, a genuine love, this kind of love, God's love bring Him where we are. God's love bring Him where we are. Ayan po ay napakahaba na ng kayo na lang po ang bumasa niyan. Amen? Basahin niyo po sa bahay niyo yan. Sa unang points natin, from verse 1 to 32, kasi 1 to 45 ito eh. Hahatiin natin sa tatlo yan. At sa first verse 1 hanggang 32, ito pong tinuturo niyan. God's love bring Him where we are. Amen? Kasi si Lord Jesus Christ, yan po ay nasa ibang lugar pa. Amen? Nagbiministeryo. Amen? Matindi ang kanyang ginagawa. Siya po'y tao, napapagod na. Amen? Pero makikita natin dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig niya dito sa tatlong magkakapatid na ito. Si Lazaro kasi namatay na. So itong dalawang magkapatid na si Mary at na si, pag mababasa niyo yan sa verse 1 and sa text na yan, itong magkapatid na ito ni Lazaro, amen, ay sumulat, nagpadala ng mensahe sa Panginoong Yesus at nakarating sa Panginoong Yesus na si Lazaro, na kapatid nila, ay kaibigan na mahal mo, ay namatay na. At nakita natin, alam natin ang story na niyan eh. Hindi ko na siya ikukwento ng buo pa. So alam natin na si, pumunta ang Panginoong Yesus doon, kahit matindi ang kanyang pagod dahil nagme-ministeryo siya, pero dahil sa pag-ibig. Kaya po yan mo makikita na walang season or out of season. Kahit anong sitwasyon at kondisyon at panahon. Amen? Amen? God's love bring Him where we are. Talagang pupuntahan ka ng Panginoon. Kakatagpuin ka ng Diyos kahit anong oras at panahon, sitwasyon ng iyong buhay. Amen? Yan po yung nangyari dyan. Amen? Kaya nung nakita nila, kaya makikita natin mamaya dyan, nung nakita na nila ni Mary at ni Martha. Amen? Actually, si nung dumating si Jesus, alam natin yon na nangangamoy na yung bangkay ni Lazaro. Dahil si Lazaro ay, at that time is up, 4 days ng patay. Amen? 4 days ng patay. Pero nakita niya po, may aral pong tinuturo yan spiritually sa atin. So, tandaan po natin, ano yung matutunan natin ngayong umaga? Isang bagay lang, what can we learn about God's genuine love? God's love bring Him where we are. Ang pag-ibig ng Diyos ay magdadala sa Kanya kung saan tayo. Ano man ang condition mo, ano man sitwasyon mo, amen? Ano ba sitwasyon mo ngayon? Ano ba condition mo ngayon? Amen? Amen? So, tandaan mong mahal ka ng Diyos. All you need to do is to trust and call upon God, tumawag sa Panginoon. Amen? At makikita mo, to the rescue. Amen? Pupuntahan ka ng Panginoon, kakatagpuin ka dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Amen? Sabi ng Bible, makasalanan pa lang tayo, mahal na tayo ng Diyos. Yan yung klase, yan yung genuine love. Kahit makasalanan pa lang, makikita mo, minahal na tayo. Amen? Sa atin ngayon, pag may kasalanan na, tapos na yon ang pag-ibig. Pero si Lord, genuine love, iba. Sabi ni Lord, makasalanan pa lang kayo, minahal ka na niya. Amen? Kaya ngayong umaga, tandaan natin yan. Ikaw at ako ay mahal ng Diyos kahit makasalanan ka pa lang. Pero marami, pag hindi natin alam ang katotohanan, talagang it will destroy our lives, itong nagpapabagsak sa atin. Amen? Dahil sa mga kasalanan, pagkakamali natin, yon. Kaya yung walang alam sa salita ng Diyos, makikita natin, talagang gumagawa sila na para masaktan ang kanilang sarili. Pero kung alam natin na mahal tayo ng Diyos, all we need to do is to trust and call upon God, tumawag tayo sa Panginoon. At makikita natin kung paano niya tayo re-rescue.
dun sa mga losses, sa mga pagkatalo natin, sa mga failures natin, sa pagkabagsak natin, tutulungan tayo ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan ulit ang Diyos bilang papuri at pasalamat sa kanyang mga salita? Tandaan niyo po, kapatid, ito yung unang araw, unang points na matutunan natin about genuine love. God's love bring him to where we are. Sabi nga dyan eh, ayan, where are you today? Amen? Saan ka ba ngayon, kapatid? Ano ba yung condition mo ngayon, kapatid? And how are you today? Amen? Alam niyo po, napakarami, nakakalungkot man, pero talagang napakarami na ang buhay ay napakawasak na buhay. Amen? Magaganda ang buhay nung araw, pero nawala ng saysay. Amen? Amen? At praise God, kasi mayroong Diyos na mayroong genuine love sa bawat isa sa atin. Amen? Kahit gaano tayo karumi, walang hindi mahal ng Diyos dito. Lahat tayo, kahit sino ka pa, kahit ikaw ng pinakamakasalanan at marumi, mahal na mahal ka ng Diyos. Yan po yung tinuturo ng salita ng Diyos. And it is true, kapatid. Kahit saan tayo nandoon ngayon, ano man ang kondisyon nyo, amen? God's love bring him where you are. Kakatagpuin ka dyan ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Panginoon at manalangin. Sumunod tayo sa Panginoon, kapatid. Makikita mo. Along the way, one day, makikita mo na yung love na yan ay magkikare sa iyo. Magpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sabi nga, alam nyo, dito galing ang Panginoong Jesus. Ay, ayan, the power works of Jesus beyond Jordan. Amen? Beside Jordan, ang Panginoon po ay nagkaroon ng ministeryo. At makikita po natin the powerful works of Jesus, yung ginawa niya doon, kapatid, matindi. Amen? At bago siya pumunta kila Mary, siya muna ay nandoon, kapatid. Beside Jordan, kapatid, na kung saan ay nagmi-ministeryo. Amen? Yan ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Patuloy siya sa pagmi-ministeryo sa buhay natin. Patuloy siya sa pag-work powerfully. Amen? Si Lord, ibang klaseng gumalaw sa buhay natin. If God's work, if we allow, kaya nga, pag nagtiwala ka sa Panginoon, you allow God to move and work. Kaya hanggat di ka nagtitiwala, ibig sabihin, sinasaran mo ang Diyos, ayaw mong pakilusin ang Diyos sa buhay mo. When God works, very powerful. Amen? Amen? Ano po mangyayari sa atin, kapatid? Amen? Kaya nga sabi doon eh, God's love bring him to where we are. Amen? Where we are, kapatid, God is there. Saan ka man, anuman ang condition mo ngayon, amen? Para po ang Diyos ay kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, amen? He is always there to move and work, kapatid, sa buhay natin. At sa anuman ang condition at sitwasyon mo, kaya niyang magawa ng paraan, amen? Kaya niyang solusyonan, amen? Why, kapatid? Because of the powerful works ng Panginoon, amen? Ang gawa natin, ang gawa ng tao, hindi ganun ka-epektibo. Ang gawa ng pera, ang gawa, hindi yan ganun ka-epektibo. Ang gawa ng Diyos, very effective. Amen? To change, to bless, to protect, kapatid, ang buhay natin. Kaya yan po, dyan po galing si Jesus bago magpunta kila Mary. At after po niyan, doon naman siya nag-works kay Mary at Martha na namatayan. Amen? Yan na yun, sinasabi nung kanina, the message that Lazarus is sick. Kaya yun, nakarating sa kanya yung mensahe ng magkapatid na si Martha at si Mary, kapatid, na si Lazaro, ang kaibigan mong si Lazaro, sabi nila sa Panginoong Jesus pinarating doon, ay patay na. At tulad na sinabi ko, pagdating doon, apat na araw na po. Amen? The two sisters sent the message that Lazaro is sick. Noong una nga, may sakit lang eh. May sakit lang. Pero dinatnan niya, namatay na. At apat na araw nang namatay yon. Amen? So tulad, ito pa yung message natin kanina, Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. Mahal niya po yung tatlo na yan. Amen? Na ganun din po sa bawat isa sa atin. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Ilagay mo yan sa isip mo. Kahit gaano ka pa katindi karumi, gaano pa katindi nagawa mo, right now, hindi nagbabago yan. Kaya nga, genuine eh. Hindi nagbabago. Never fade. God's love for you never changes. Amen? At yan yung naranasan ko personal eh. Diba, sabi ko sa inyo kanina, nung nagsisimula ako sa buhay, nung kabataan ko, kasi magulo buhay, hindi ko alam na yun. Mayroon palang nagmamahal na tunay at yung pag-ibig na yun. Kapag kayon ay binalyo mo, ni in-embrace mo, tinanggap mo, it will change ng direction ng buhay. Amen? At magpapala ng ating mga buhay, kapatid. Amen? Kaya makikita po natin dyan, amen?
Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus, and also God. Jesus loves you and me. Kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. At yan po yung tinuturo sa atin ngayong umaga. His love, the love of our Lord Jesus Christ, the love of God, caused him to go where they were. Saan sila nandoon? Kahit pagod na, nakita mo, hindi pwedeng hindi ka puntahan. Kaya walang dahilan na hindi ka makakatagpuin ng Diyos. Walang dahilan para hindi maayos ang sitwasyon at condition mo. Walang dahilan, kapatid, para hindi mapaganda ang buhay. Kasi walang reason sa Panginoon. Nakita natin kahit siya'y tao pa, nagkatawan tao sa dyan. Pero pinadama dyan, it's about love. Ganyang klase yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Na makita natin yung pag-ibig niya. Amen? Ngayon, sa kumustahin natin yun, yung kumusta yung ayong pagmamahal sa Panginoon. Amen? Do we understand and realize that kind of love of our Lord Jesus Christ personal sa ating buhay? Kasi yan po yung it will change ng direction ng ating buhay. Amen? Dahil sa pag-ibig na yan, kapag yan ay totoong naranasan at naintindihan natin, yan po yung magpapaala sa buhay na ito. Amen? Ilalagay niyan ang buhay na natin dahil sa pag-ibig na yan, totoong naranasan natin yan at naunawaan natin yan, yan po ay patuloy. Sa dami ng losses, sa dami ng defeat, sa dami ng troubles and struggles and trials na mararanasan natin, kahit tayo nagpapatuloy sa Panginoon, makakaranas tayo niyan. But still, kapatid, like our Lord Jesus Christ, season or out of season, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagresponde, yung kanyang pagtugon at pagtagpo sa mga nangangailangan sa kanya, talagang walang makakaharang. Amen. Walang makakahadlang. Kaya ngayong umaga, amen, kapatid, anuman ang iyong sitwasyon at kondisyon, just trust God, tatandaan mo yan. God's love will bring him to where you are. Saan ka man nandoon, kakatagpuin ka ng Diyos tulad ng ginawa niya kay Martha at Mary, kapatid. His love caused him to go where they were, kapatid. Amen? Kaya po, ano po yung mga reminder? Ito po yung always remember, kapatid, at huwag nating kakalimutan. Eh, ano po yun? Ayan, di ba? Naalala niyo ito? He left heaven to come where they are. Amen? Tayo pong lahat ay alam natin, makasalanan tayong lahat at marumi, walang magaling sa atin. Amen? Lahat tayo impyerno. Pero dahil sa nagmamahal sa atin, nakita natin, he left heaven, iniwan niya yung langit, kapatid, para sa iyo, para sa akin. Amen? Bagamat siya ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, makita natin, it is because of his love. His love caused him to go where they are, to go where we are, kapatid. He left heaven to come where they are. Kaya asahan mo yan, ilagay mo sa isip at puso mo. Ano man ang sitwasyon at condition mo, yung pag-ibig ng Diyos na yan sa iyo, kapatid. Dapat malaman mong mahal ka ng Diyos. Huwag ka mag-alinlangan na mahal ka ng Diyos kahit gaano ka karumi, kahit gaano ka pa kamakasalanan. Kaya nakita natin, iniwan niya, kapatid, ang langit. Amen? Bumaba sa lupa. Yan ay para sa iyo at para sa akin, kapatid. Minsan papalapakan natin si Lord sa bagay na yan. Amen? Hallelujah! Para sa ating Panginoon, purihin siya. Ano pa ang ginawa niya, kapatid? Amen? Dahil sa pag-ibig niya, he endures the cross to come where we are. Amen? Pinagtiisan niya ang cross dahil sa iyo. Nakita niyo po yun? Eh, wala nakaano yan eh. Kala natin, simple lang yung nangyari. May Jesus. Amen? Pero lahat yan, pinagtiisan niya kung saan tayo, para sa iyo at para sa akin. Iniwan ang langit, pinagtiisan ang krus, ang matinding pagyuyurak sa kanya, amen, pagtitinding pananakit sa kanya, kapatid, pambabasto sa kanya, lahat yan, nakita natin. Pinagtiisan niya lahat yan, kapatid, lahat ng paghihirap doon sa krus, amen, para sa iyo. Kita natin yan, kasi mahal ka niya, amen? Amen? Hindi niya yung, ginawa niya yung kasi mahal niya tayo, kapatid. At huwag natin kakalimutan kung ano yung ginawa niya. Pagtitiis, kapatid. Kaya huwag masayang yun. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ginawa niya yun, iniwan niya ang langit at pinagtiisan ng krus para sa iyo. Hindi tayo mapaimpyerno. Hindi tayo maging kawawa. Amen? Sa mundong ito. Kaya let us respond. Let's have a right response. Tumugon tayo dyan. Amen? Manalig tayo sa Panginoon. Surrender natin patuloy ang buhay. Amen? Sumunod tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Panginoon Jesus kasi mahal niya tayo, kapatid. Meron siyang magagawa, amen, sa sitwasyon mo ngayon. Kaya niyang ayusin, pagandahin ang buhay at ayusin
ang mga wasak sa buhay natin at kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Whatever! Nothing is impossible to God. Amen? Kaya napakahalaga ng pagtugon natin. Kapatid, huwag mong sayangin yan habang may buhay pa, habang malakas pa tayo. Amen? Huwag tayo mag, sabi nga doon, huwag tayo mag-doubt, huwag tayo mag-double-minded. Amen? Kasi ang mga nag-aalinlangan, walang tatanggaping biyaya sa Panginoon. Amen? Paniwalaan mo ang mga salita ng Panginoon. Ano sabi diyan, kapatid? He offers forgiveness, meeting us where we are, kapatid. Amen? Amen? Bumaba siya doon sa langit, pinagtiisan ang cross, kapatid, ang mga hirap na nangyari doon sa cross, and then He offers forgiveness. Ibinigay niya. Nagbigay siya ng kapatawaran. Amen? Tanggapin mo yung kapatawaran na yan ngayong umaga. Amen? Sa buhay ng bawat isa sa atin and meeting us where we are. Kinatagpo niya tayo, kapatid, ano man ang ating sitwasyon, saan man, ano man ang kondisyon na sitwasyon mo ngayong umaga. Amen? Amen? Tandaan mo ngayon, sa paglapit mo sa Panginoon, sa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad, pananalig sa Kanya, ngayong umaga, pinatawad ka at kakatagpuin niya, kapatid, ang ano man ang ating sitwasyon o pangangailangan ngayong umaga. Amen? That's why it's not an accident na nandito tayo ngayon. Ganyan si Lord. Amen? Hindi niya pinahintulot na hindi tayo makarating ngayong umaga. Amen? At kung paanong pinagpala yung first service natin kanina, kasi punong-puno tayo kanina eh. At ngayong sa oras na ito, ganun din, salamat sa Panginoon. Katagpuin din ang bawat isa sa atin. So tandaan po natin yan, because of His love, kapatid, sa pag-ibig niya sa atin, amen? His love caused Him to go where we are, kapatid. Amen? At yan ang ginawa niya. He offers forgiveness and bring us where we are, kapatid. Sabi dito, kapatid, Jesus met Martha and Mary with message of life. Amen? Amen? So, si Jesus po ay kinatagpo niya si Mary at si Martha, kapatid, with message of life. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, na-encounter nila ang Panginoong Jesus. Ngayong umaga, yan po yung isa sa panalangin ko. I pray for new encounter for each one of us, kapatid. Ngayong umaga, hindi ko man alam ang sitwasyon at condition mo, pero alam kasi ng Diyos eh. Walang nakakalingid sa Diyos, alam na alam niya sitwasyon mo. Amen? Alam na alam niya sitwasyon ko, kapatid. At katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus, amen? Yan po, kinatagpo siya, na-encounter nila with message of life. When we say message of life, kapatid, ano po ibig sabihin niyang kapatid? It's about the message of power. Amen? Kaya nakita natin yan, alam natin na si Lazaro, pagdating niya, apat na araw nang namatay at nangangamoy na. Pero nung kinatagpo sila, nung na-encounter nila minsan pa umuli ang Panginoon, naranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Pinaranas sa kanila. Minsan, sa buhay natin at sa buhay mo at sa pamilya natin, nangangailangan tayo ng powerful works ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? It's about soundness, kaayusan. Amen? Amen? Kaya pag sinabing message of life, that is soundness, kaayusan, kapatid, para magkaroon ng kaayusan ang buhay mo, ang pamilya mo, kapatid, pag na-encounter mo ang Panginoon, yan po ibig sabihin ng message of life. Lifespan. Amen? Naalala natin si yung muntik ng mamamatay na, di ba? Dinugtungan pa siya ng 15 years na buhay kasi walang imposible sa Diyos. Amen? Nung nananalangin sa Panginoon, tumawag na sa Panginoon, amen? Nakikita natin yung tugon ng Panginoon, na-encounter niya. Kaya yan yung isa sa aking pinakapanalangin ngayong umaga. Lord, allow your people to encounter you once again. New encounter sa buhay. Kasi minsan ganun eh, along the way, na parang nawawala tayo sa sirkulasyon. Nawawala na dun sa tamang right tracks yung ating buhay. Kaya napakahalaga ng mga new encounter sa Panginoon. At ngayong umaga, maranasan natin yan. Like Mary and Martha, Jesus met them, encountered them, kapatid, with the message of life, with the message of power, soundness, lifespan, stretch. Amen? Kung ikaw ay business, amen? Amen? Yung business na yan, stretch ng Panginoon, yung new encounter sa Panginoon, yan po ibig sabihin yan, yung message of life, stretch, kapatid, to go beyond. Hindi makausad na buhay, hindi makausad na hanap buhay, hindi makausad na pamilya, kayang pausarin ng Diyos yan.
Amen? Nakita niyo po yan pag na-encounter natin ang Diyos. Kaya napakahalaga ng ating response sa Panginoon para magkaroon tayo, maranasan natin yung go beyond, kapatid. Ayan. To go further, kapatid. Yung, yan ang pinupus. Actually, si Lord ang nagpupus sa atin yan. To go further. Kaya if we response, Panginoon, pag na-encounter natin si Lord, kaya see to it, lagi nating i-desire na ma-encounter natin si Lord, maranasan natin ang ating Panginoon. Para magkaroon ta, we will go beyond. Go further, kapatid. Umusad tayo. To move forward sa buhay. At the same time, mag-enlarge yung mga, yung ating mga trabaho, yung mga business, yung ating mga pagpapala sa atin, kapatid. Kaya pag na-encounter natin si Lord, nag-i-enlarge kung ano man ang meron sa atin. Nag-go beyond. Amen? Amen? Hindi siya maantala. Kaya marami mananampalataya. Hirap na hirap. Kahit anong panalangin niya. Kasi hindi siya talaga nagre-release. Hindi niya binabalyo salita ng Diyos. Amen? Kaya nasasayang oras noon. But if we encounter ang Panginoon, like Mary and Martha, Jesus met, Jesus encounter Martha and Mary with the message of life, kapatid. Kaya yun po, naranasan nila. Nakita natin, si Martha po, pag napansin nyo, kinausap siya doon ng Panginoong Jesus, si Martha at si Mary, kinausap sila, sabi, mabubuhay ang kapatid mo. Amen? Sabi niya, naniniwala ako. Naniniwala ka ba? Amen? Nakayang ayusin ng Diyos ang buhay mo. Nakayang i-bless ng Diyos ang iyong business, ang iyong trabaho. Nakayang paunlarin ng Diyos. Amen? Sabi ni Lord sa kanyang salita, apart from me, you can do nothing. Without God, kaya pag binaliwala mo ang Panginoon sa buhay, hindi uusad yung business natin. Hindi uusad ang buhay natin. Hindi uusad ang ministeryo. Amen? Kaya maintindihan po na, we need ng fresh encounter, new encounter palagi sa ating Panginoon. Sabi nga, God has always purpose and message sa buhay ng bawat isa sa atin, kapatid. And yan din si Lord. His message to each one of us is one of eternal life. Ayan. Amen? Gusto ni Lord, kapatid, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Maranasan natin ang kapangyarihan. Mag-gobiyan po tayo, kapatid. Yan siya. Like, tingnan niyo po ito. Ayan, naalala niyo ba yan? Ito, tingnan niyo po itong picture na ito. Sino nakaalala niyan? Yung tatlong magkakaibigan na Kristiyano na nakaranas ng sila itinapon sa pugon. Amen? Yan ay apoy. Ayan. Amen? Ano ba ang apoy? Trials. Sabi ko kung parang apoy sa trials. Marahil sa, marami sa atin ngayon ang nasa matinding trials, nasa matinding trouble. Yan po sila ay tatlo. Pero nakita nung hari, tila, parang bakit apat na sila? Amen? So ano po ibig sabihin yan? Anong sabi ng message natin? Kapatid, because of God's love, kapatid, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, anong sabi doon? What can we learn about God's love? God's love bring him to where we are. Kung saan sila nandoon. Nasa problema sila, nasa apoy, sa pugon, tinapon sila kasi nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Sabi niya, God is always there for someone he loves. Kaya kung nasaan tayo nandoon, amen, dahil sa pananampalataya natin, sinasamahan tayo ni Lord. Kahit sa apoy, kahit sa anong problema, amen, kaya nagkakaroon ng katagumpayan. Amen? Kaya makikita natin, kahit masalimuot yung sitwasyon mo ngayon, kahit matindi problema mo at kalagayan mo ngayon, manindigan ka sa pananalig at pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen? Sa relasyon mo sa Panginoon, kapatid. Because kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Amen? Napakahirap mamuhay sa mundong ito na walang Diyos. Ibabaliwala mo ang Diyos? Hindi pwede. Amen? Kawawa ang buhay natin. Amen? Kaya para tayo ay, sabi nga doon kanina, ay tayo po ay mapabuti. Amen? Mailigtas tayo, matulungan tayo ng Diyos. Sa mahirap at mabigat na sitwasyon ng ating buhay, ma-encounter natin si Lord. Manalig tayo sa Kanya at asahan mo yan, kapatid. Ngayong umaga, sa pagtitiwala natin sa Panginoon, anumang katindi problema mo, God is always there for someone he loved. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Amen? Makasalanan pa lang tayo, lalo na kung nanampalataya tayo. Amen? Gano tayo kamahal ng Diyos, kapatid. God loves you so much. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, God loves you so much. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, God loves you so much. Amen? Amen? Ganun kasarap ang pag-ibig ng Panginoon. Ito po, I want to share to you mga encouraging words, kapatid, bago tayo magtapos. Ito po, tandaan natin to mga words. Whatever your situation,
or condition, just trust and obey God. Hold on, panghawakan mo ang alin, ang pangako ng Panginoon. Amen? Ang Biblia, naglalaman ng napakaraming pangako ng Panginoon. So just trust and obey. Magtiwala at sumunod ka sa Panginoon, panghawakan mo ang pangako niya because God always keeps His word. Amen? Walang isang bagay na binabaliwala ni Lord sa kanyang mga salita. Amen? Dahil mahal niya tayo, marami siyang itinuro sa salita ng Diyos na pangako sa iyo bilang minamahal niya, kapatid. Ano man ang condition mo at sitwasyon ngayon, magtiwala ka lang. Sumunod ka sa Panginoon at panghawakan mong kanyang pangako. Mararanasan natin yan. Yung responde ng Panginoon, yung assist ng Panginoon. Sabi diyan, kapatid, God never send you into a situation alone. Alam niyo po yun? Bilang mananampalataya, o bawat isa sa atin, na ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Kasama mo, Diyos. Amen? Just trust God. Anong sabi diyan? God goes before you. Amen? Pupuntahan ka na pa, sinasamahan tayo ng Panginoon. He stand beside you. Amen? Napipil ba natin yung presensya ng Panginoon? Yan ay sinasabi ng salita ng Diyos at paniwalaan natin yan. He walks behind you. Amen? Nakasunod siya lagi sa atin. Whatever situation you have right now, be confident, God is with you. Amen? Kaya i-release mo ang tiwala sa Panginoon. Amen? Tayo po'y magtatagumpay at magiging maayos ang buhay mo at buhay at pamilya natin. Sabi diyan, walk with God when your heart needs company. Minsan dumarating tayo sa ganyan, nag-iisa tayo. At nangailangan ka ng kasama, walk with God. Manalig ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon. When your heart needs company, turn to God. Amen? Manumbalik tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon when you need someone to lean on. Kapatid, masasandalan si Lord. Wala man tayong taong masasandalan, si Lord ang pinakamagaling na sasandalan mo. Amen? Hindi tayo bibiguin. Kapatid, take God's hand, kapatid, when you feel lost and alone. Pag nakikita mo, parang ang buhay natin ay hindi ayos, kapatid. At we are alone, kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon. Humawa ka sa Panginoon. Amen? Magtiwala. When no one can be there, kapatid, remember, God is always there. You are never alone, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Amen? At yan, personal, naranasan ko yan. Amen? Naranasan ko yan sa Panginoon. Yan si Lord eh. Amen? Na talagang siya lang maasahan mo. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. Minsan meron tayong mga kinatatakutan. Huwag ka matakot sa kanila, sabi ng salita ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong matakot sa tao. Be strong and courageous, kapatid. Do not fear nor be afraid of them. Huwag ka matakot sa mga tao, kanino pa man. For the Lord your God, He is the one who goes with you. Sasamahan ka ng Panginoon, will not leave you nor forsake you. Hindi ka niya iwanan, ipababayaan mo. Proteksyonan ka ng Diyos. Walang magagawa ang tao sa iyo. All you need to do is to release trust. Lumapit ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Sasamahan ka ng Diyos. Huwag ka matakot kahit kanino. Ulitin ko po itong salitang ito. Walang matatakoting papasok sa langit. Ayaw ng Diyos na takot tayo. At ang Diablo, ang mundong ito, very deceiving ito. Maraming taong nabubuhay sa takot. Ano man ang dahilan, kapatid, huwag ka matakot. Magtiwala ka sa Panginoon at aalisin niya yung takot. Pagka pinaghari mo ang faith, maalis ang takot. Kaya takot ang tao, kasi wala ang faith. Tatandaan natin yon. Bakit kailangan natin manampalataya sa Panginoon? Isa sa inaalis ng pananampalataya, yung takot mo. Amen? Taas ang kamay na gustong alisin ang takot sa puso. Taas ang kamay. Amen? I-release mo yung pananampalataya. Pag-ariin mo ang pananampalataya sa Panginoon Jesus. Makikita mo, nawawala yung takot. Meron man dapat katakutan at igalang si Lord yun. Huwag ka raw matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot tayo sa pumapatay ng kaluluwa. At yan ang ating Diyos. Amen? Amen? So be strong, kapatid, and courageous. Manalig ka sa Panginoon. Sino man nanalig sa Panginoon, sinasamahan niya at pinaproteksyonan niya. Hindi dapat tayo matakot. Yan ang patapang sa buhay natin. Yan ang patapang sa buhay ko. Yung salita ng Panginoon. Amen? Ma-enjoy natin ang buhay. Maiksi lang ang buhay sa mundong ito, kapatid. Hindi pwedeng mamuhay sa takot. Amen? Pag nanalig ka sa Panginoon, aalisin niya lahat ng takot. Aalisin niya lahat ng kalaban mo na pwedeng manakit sa iyo. Nakita niyo po yun? Ganon si Lord. Walang imposible sa Panginoon. God has perfect timing. Never early, never late. It takes a little patience. Kailangan lang talaga natin ng konting pagtitiis. Pasensya. And a whole lot of faith. Kailangan lang talaga lubos na pananampalataya. Pero sabi diyan, but it is worth that wait. Amen? Marami kasi hindi makapaghintay. Nagmamadali.
Amen? Amen? So ito po yung tinuturo sa ating kapatid. Magtiwala tayo sa Panginoon at maniwala tayo sa perfect timing ni Lord. Amen? Because, yan, never early, never late. Sakto yan si Lord. It takes, kailangan na lang patience, kailangan na lang lubos na pananampalataya. Pero ang maganda dyan, but it is worth the wait, kapatid. Amen? Ano po ibig sabihin nun, kapatid? Ano pong tinuturo nun sa atin? Amen? Sulit kapag naghintay ka sa Panginoon. Sa right timing, sulit. Yun ang problema nating mga tao. Amen? Nagmamadali tayo sa buhay. Huwag tayong magmadali. Relax lang. Just trust God. Si Lord bahala. Amen? Kaya niyang hawiin at ayusin ang anumang bagay at pagandahin ang lahat ng bagay. Just wait upon the Lord. Just wait upon God's perfect timing. Amen? Never early. Hindi mauna. Hindi late. Sakto. Ganon si Lord. Amen? Kaya nga sabi doon eh, yung ngayon, yung timing. Why we are here? It is a great timing. Amen? Amen? Ito pong araw na ito is a great timing. Dinala ka ni Lord dito. It's a great timing. Amen? And your storms are only temporary. Yung mga troubles mo, yung mga trials mo, kapatid, yung mga storms, bagyo mo sa buhay, kapatid, yan ay temporary, panandalian lang. But the blessings of God last forever. Grabe. Amen? Ang matindi biyaya ni Lord dahil nanalig ka, nampalataya ka, hindi maikukumpara ang pagpapala sa naranasan mong bagyo ng buhay. Maliit lang yan, kapatid. Amen? Just trust God. And ito po, maganda. Our relationship with God is our number one focus. It is true sa buhay mo, kapatid. Totoo ba ito sa buhay mo? Your relationship with God is your number one focus. Dapat yan. Amen? Dapat ang ating number one focus ng buhay natin, yung relationship natin sa Panginoon. Sabi dyan, kapatid, we know that if we take care of it, pag pinangalagaan mo, una sa lahat, yung relasyon mo sa Panginoon, God will take care of pambihira. Isa lang ha, isa lang ang hiniling ni Lord, pangalagaan mo yung relasyon mo sa Kanya, papangalagaan niya lahat sa iyo. See? Kaya, pag pinabayaan mo relasyon mo sa Panginoon, makikita mo, wasak ang lahat sa iyo. Nagahangad ka, yun, walang mangyayari. Si Lord, simple lang, pangalagaan mo yung relasyon mo sa Kanya. Nawa, yung ating relasyon sa Kanya, let our relationship with God is our number one focus. Amen? Yun yung pangunahin. Yan ang sikreto ng buhay. Pag si Lord secondary, nilagay mo siya secondary, pangatlo lang. Kaya, wasak ang lahat sa atin. Amen? If we want everything, kapatid, God will take care kung gusto natin. Kaya si Lord eh, siya ang may, pag siya nangalaga, amen? Pag siya ang nag-create, ang nag-preserve, ang nag-govern, ayun. If we value our relationship with God, God will take care, kapatid. He will create, preserve, and govern. Saan? For everything else ng ating buhay, kapatid. Amen? Kaya dapat makita natin yan. Kaya maraming sira. Sinisekundary mo lang si Lord eh. Hindi mo pinangalaga. Yung ating pagpunta sa church, pangangalaga yan sa relasyon natin sa Panginoon. We take care of our relationship with God. Eh, hindi pwedeng hindi mag-worship. Hindi pwedeng hindi magsisimba. Paano magiging maayos ang lahat? Kaya hindi, kahit anong ayos, hindi maayos. Kasi sira nga eh. Ayusin yon, pangalagaan yon. Ayusin, ngayong umaga, ayusin natin yung relasyon sa Panginoon. Kasi si Lord, mapagpatawag, napakadali. God's forgiveness is available. Amen? Pag lumapit ka ngayon, lahat ng kasalanan mo, patatawarin niya. Lilinisin ka pa niya sa lahat ng karamihan mo. Ganun siya eh. And then, dun magsisimula na ayusin niya ang lahat. At tayo, mayroong responsibility. Take care doon sa ating relasyon sa Kanya. Sabi diyan, kapatid, we know that if we take care of it, pinangalagaan mo yung relasyon natin sa Panginoon, God will take care of everything. The choice is yours. Amen? Kaya piliin natin. Gusto ko, Lord, maging maayos sa lahat. So, ayusin natin. Pangalagaan natin yung ating relasyon. Huwag mong hayaan masira ang relasyon mo sa Diyos dahil sa mga bagay, dahil sa tao, no? Pangalagaan mo yan. Individual yan, kapatid. Minsan, sa mundong ito, whether we like it or not, dumadaan tayo sa matinding bagyo at unos. Amen? At minsan, hindi natin naintindihan yon. Hindi natin, kulang tayo sa pangunawa. Amen? Pero ito na lang. Pag binalyo mo ito, yung relasyon mo sa Panginoon, kaya
panatilihin mo yun. Pangalagaan mo, relasyon mo sa Panginoon. Huwag mo ibaliwala. Kasi masisira ang lahat sa iyo. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord, kapatid, sa mga paalala niya sa bawat isa sa atin, kapatid. Amen? Take care of your relationship with God. And everything will be alright, kapatid. Amen? Yan pong tinuturo ng salita ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Jesus replied, "You do not realize now what I am doing. God is working." Pag mananampalataya ka sa Panginoon, God is working. And somehow, ito yung problema. You do not realize. Hindi mo naiintindihan. But later, you will understand. Kaya hindi mo pwedeng piliting maunawaan. Pangalagaan mo lang yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? Amen? Pangalagaan mo. Pagiging maayos ang lahat. Huwag kang titingin sa mga bagay na nakikita mo. Kaya, walk by faith and not by sight. Kasi, hindi mo naintindihan eh. Amen? Pero later, maintindihan niya, papaunawa mo yun. Kaya, sa lahat sa atin, yun yun. Yes, Lord. Amen. Totoo. Magdumadaan kami sa mga mahirap na sitwasyon, napakahirap unawain. Anong gagawin? Pangalagaan mo na lang yung relasyon mo sa Panginoon. Take good care yung relasyon mo sa Panginoon. Magpatuloy ka sa Panginoon. Manindigan ka lang. Kahit na maraming nasisira, nawawasak, maraming kaguluhan, diretso ka lang sa Panginoon. Huwag mo hayaan masira relasyon mo sa Panginoon. Basta ikaw, individually, ayusin mo relasyon mo sa Panginoon. Kasi pag ayos ang relasyon mo sa Panginoon, magiging maayos ang relasyon mo sa lahat. Time will come. Hindi pwedeng wala. Kaya pilit mong ayusin ang relasyon mo sa pamilya, sa anak, kahit saan, hindi yan maayos. Ayusin mo muna. Kaya unahin daw yung tama. Ano yung tama? Ayusin muna natin yung relasyon sa Panginoon at magiging maayos yung ating business, yung ating buhay, pamilya. Yan po ang tamang sistema ng buhay ng mananampalataya. Amen? So, very important alam natin yung protocol at system ng buhay natin bilang mananampalataya. Amen? Ano po ang sabi, kapatid? Ito, tingnan niyo po. Sino rito may mga plano? Taas ang kamay. Amen? Amen? Kailangan natin magplano eh. Pero ito, reminder, God will wreck your plans. Wawasakin niya plano mo. See? When He sees that your plans are about to wreck you. Kapag ang plano mo ay wawasak sa iyo, wawasakin ng Diyos yung plano na yan. Kasi ayaw niyang mawasak ka. Nakuha niyo po yun? Ayaw ng Diyos mawasak. Minsan, may ginagawa tayong mga plano sa buhay. Alam ng Diyos eh. Amen? Minsan, nalalagay tayo sa kondisyon, nagbabago tayo. Nagkakaroon tayo ng plano, biglang naiba sa plano ng Diyos. Nakikita ng Diyos na yung plano mo, magwawasak sa iyo at pamilya mo. Wawasakin na kagad ni Lord John. Yung plano na yan. Kaya walang plano na mawawasak. Ay, walang plano, kapatid, hindi wawasakin ng Diyos na magwawasak sa iyo. Kaya hindi tayo masasaktan. Hindi tayo magsisisi, hindi tayo. Kasi alam natin, naintindihan na natin, somehow, yung plano na yon ay magwawasak sa akin. Kaya whatever your plans na nawasak, kasi magwawasak sa iyo yun. Kaya winasak ng Diyos yun. Nakuha niyo po yun? Kaya salamat. Kasi nga mahal niya tayo. Ganun si Lord. Tama ba yun? Sa magulang, may plano ang anak. Pag alam mong yung plano na yun mawasak sa kanya, ipagpapahayaan mo lang, no? Mawasakin ng magulang yung plano na yun na alam niyang magpapahamak sa anak. Ganun din si Lord. Kaya si Lord, salamat. Kaya salamat, may Diyos. Kaya kung nanampalataya ka sa Panginoon, yan ang pangalagaan mo, relasyon mo sa Panginoon. Maraming gusto maging maayos ang lahat, pero ayaw ayusin ang relasyon sa Panginoon. So yun, isa lang bagay inaano ni Lord sa atin, pangalagaan mo, take good care of your relationship sa Panginoon kasi gusto niyang pangalagaan ang lahat sa atin. Amen? Amen? Kasi hindi natin kaya. Amen? Pangalagaan, iligtas ang ating buhay at mga bagay. Makasalanan tayo eh. Only God is able. All we need to do is to trust. Kaya, ito, makikita natin, parang masakit eh. Wawasakin ng Diyos yung mga plano. Yung mga planong magwawasak sa iyo. Amen? Amen? Kaya salamat. Yan ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi niya hayaang mawasak ka. Amen? Kaya ngayon, kung ano man nararanasan mo, magtiwala ka sa Panginoon at i-restore ka. Aayusin ni Lord ang buhay mo at pamilya mo. Amen? Ang business mo, aayusin niya lahat sa atin. Ayusin mo muna yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya tandaan natin yan. When God has selected you, amen? Tingnan niyo po ito. Ito po, very comforting ito sa atin. When God has selected you, it doesn't matter who else has rejected or neglected you. Amen? Nakakaranas tayo ng i-reject. Nakakaranas tayo ng i-neglect.
Minsan, pamilya, mahal sa buhay, nire-reject ka, nine-neglect ka. Nararanasan natin yan. As a leader, as a parent, nine-neglect tayo ng mga anak. As a leader, mararanasan mo yan, i-reject ka, nine-neglect ka. Pero praise God, it is encouraging word from God. When God has selected, ang mahalaga, pinili ka ng Diyos. At dahil pinili ka ng Diyos, hindi mahalaga, it doesn't matter else. Has rejected or neglected you. Sino man mag-reject sa iyo, mag-neglect sa iyo, hindi na problema yon. Hayaan mo sila. Neglect ka, reject ka, hayaan mo yan. Mahalaga, pinili ka ng Diyos. God's favor outweigh all oppositions. You are a winner, kapatid. Ang pabor ng Panginoon, ang mahalaga. Higit na dakila ang kaysa sa mga oppositions na yan, mga rejection and neglection. Kaya yun po yun, napakahalaga niyan. And sabi diyan, you are a winner. Sabi mo sa katabi mo, you are a winner. Yan, kapatid. Panalo ka. Kapag ikay nagtiwala sa Panginoon, may relasyon ka sa Panginoon, may kaugnayan ka, pinahalagaan mo yan, mananalo ka. Kahit nakakaranas ka ng nire-reject, okay lang yan, huwag kang tumutok doon, diretso ka lang. Ayusin mo relasyon mo sa Panginoon, manalik at sumunod sa Panginoon. You are a winner, kapatid. Yan po tinuturo. And sabi diyan, kapatid, come near to God and He will come near to you. All we need to do, ngayong umaga, lumapit ka lang sa Diyos. Amen? Maniwala ka sa Diyos. Amen? Surrender your life. Hingin natin ang tawad sa Panginoon, yung mga pagkukulang, pagkakasala, kasi alam ng Diyos, talagang nandito tayo, makasalanan tayo. Amen? Pero si Lord, His forgiveness is available. Free. Easy to get. Ang daling makuha. Ganon si Lord eh. Ganon ang genuine love. Pag totoong nagmamahal, ang tao, tinan mo, mahirap magpatawad kasi hindi genuine love. Ang genuine love, ganon. Available yung ano niya, forgiving. Easy. Kasi ayaw ni Lord na ikaw ay mawasak. Amen. Ayaw ni Lord na masayang ang buhay. Kaya sabi diyan, come near to God and He will come near to you. Lumapit tayo sa Panginoon. Kapatid, yan lang ang gagawin natin. Amen. With faith, lumapit ka na may pananampalataya sa Panginoon ngayong umaga. At ikaw ay makakakonekta sa Panginoon, maaayos niya ang iyong buhay. And sabi diyan, kapatid, lumapit ka ng may pananampalataya. Bakit? Faith, it does not make things easy. Amen? Ang pananampalataya, it doesn't make things easy. Hindi niya pinapatay. Sabi diyan, it makes them possible. Posible. Amen? Posible. Nagiging posible. Yung mga bagay na imposible, ano ba ang sitwasyon mo? Anong condition mo? Anong problema mo? Imposible ba? Walang imposible. Pag may pananampalataya ka sa Panginoon. Kaya i-release mo yan. Sabihin ko, sa ganang atin lang, wala tayong magawa. Pero dahil nanampalataya ka, ano ibig sabihin nun? If you believe, God will work. If God's work, ah, grabe yun, kapatid. Walang hindi maaayos. Kaya aangat at aangat ang buhay, pamilya, ang hanap buhay. Amen? Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya huwag nating tularan ang mga taong hindi nanampalataya sa Panginoon. Maayos man sila ngayon, alam mo na ako babagsakan yan. Pain and regrets. Yan lang yung babagsakan yan eh. Pagsisisi. Tama ba? Amen? Mga namuhay na walang Diyos. Pagsisisi at pain lang. Pasakit at pagdurusa at pagsisisi ang inabot. Di ba? Ganun yan eh. Pero kung mayroon tayong Panginoon, He works. At pag nagplano ka ng mali, wawasakin niya para hindi ka mawasak. He guides us, He protects us. Kailangan natin ng Diyos sa buhay. Ang hirap mamuhay sa mundong ito na walang Diyos. Kawawa tayo. Amen? Kawawa pamilya natin. Kaya ito po ang ating gagawin ngayong umaga. Thank God for His genuine love. Salamat. Ngayong umaga, naintindihan natin that there is God. There is God who loves us, a genuine love, kapatid. Ano po yung tinuturo sa atin? Dahil sa Kanyang genuine love, God's love bring him to where we are. Kaya ngayon, ano man ang condition mo, sitwasyon mo, dahil sa pag-ibig ng Diyos at nanalig ka sa Kanya, kakatagpuin ka niya, aayusin niya kung anong condition mo. Amen? Gaano man yung kawasak, gaano man yung karami, susolusyonan niya ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Kasi, God loves you so much. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Amen? Mamuhay tayo na nagtitiwala sa Panginoon para maranasan natin patuloy ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Amen? Nothing is impossible to God, kapatid, kahit anong condition at situation mo. Amen?
Thank God for His genuine love, kapatid. God's love brings Him to where we are. God's love is with us. No? God is with us to give us victory. Alam mo yon? Paglapit mo sa Panginoon ngayong umaga, angkinin mo yung katagumpayan, kapatid. Sabi nga, because You loves us, You never change. Hindi nagbabago si Lord. Yung genuine love. Kaya kahit anong kasalanan mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Hindi nagbabago. Kasi genuine yung Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya yan din yung ating ipanalangin ngayong umaga. Lord, help us, O God, to learn to love You with a genuine love, O God, na hindi nagbabago. Give us genuine love. Hingin natin din sa Panginoon yan. Yun yung problema natin. Bakit tayo nagbago? Bakit si Lord hindi naman nagbago? Kahit nagkasala tayo. Bakit tayo nagbago yung ating mga pagmamahal sa Panginoon? Bakit? Kasi nga, hindi genuine. Kaya God wants us to influence us. Kaya kailangan maintindihan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Minsan din natin siya kaagad nakukuha. Kaya sa patuloy ng buhay, dadaan tayo sa mga masalimuot at sitwasyon at makikita natin, talagang Lord, iba ka talaga. Yan. Hindi nagbabago yung pag-ibig. Genuine pala. Totoo yung pag-ibig mo. Kaya nagbago yung pag-ibig natin kasi hindi totoo. Amen? Sige po, bago tayo manalangin, namnamin natin habang kumakanta ang ating tagapag-awit, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Humingi tayo ng tawad. Amen? Yan. Namnamin natin. Gawin natin panalangin ang kantang ito. Sa ilalim ng init ng iyong mga kamay, touch your people with your mighty hands. Anumang pagsubok o hamon, anumang pagsubok o hamon ng mundo, hinding hindi ka maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kasi totoo. Amen. Yan. Kung manghina man, minsan talagang nanghihina tayo. Amen. Alam ko, pero mayroon tayong Diyos na masasandigan, kapatid. Amen. Mayroon tayong Diyos. Pag-ibig mo, salamat, Panginoon. Yan ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, yung pag-ibig. Bumangon ka, kapatid. Amen. Rise up. O Diyos, pag-ibig mo, cheers up, kapatid. Ko, cheer up, kapatid. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Pag-ibig ng Diyos is biyaya. Nagbabago ng buhay. Nagbabago ng pamilya. Nag-aayos ng sitwasyon. Kay buti mo. Amen. Sabihin niya mula sa puso, kay buti mo, Panginoon. Isang pa. Sikat ng araw, magmamahal mo'y dama. Yes, Lord, ipadama mo ang pag-ibig mo ngayon. Sa ilalim ng init na iyong mga kamay, anumang pagsubok o hamon ng mundo, hinding-hindi mahiwalay sa pag-ibig mo. Thank you, Lord. At kung manghina man minsan, alam ko ikaw ang sandigan. Yes. Pag-ibig mo, kalakasan. Paranas mo, Lord, ang pag-ibig mo sa bawat isa. Hindi nagbabago. Kapatid, manalig ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Aayusin niya ang buhay mo at pamilya mo. Aayusin niya tayo. Biyaya ng Diyos yan. Bunga ng Kanyang pagmamahal sa atin. God will change your lives. Amen. Hallelujah. O Panginoon, Panginoon. Kay buti mo. Amen. Hallelujah. Salamat, salamat. Kapatid, tanggapin mo ang pag-ibig ng Panginoon sa pamagitan ng pananalig kay Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan ngayong umaga at patatawarin ka ng Diyos. Let the Lord embrace you. Yakapin ka ng Panginoon ngayong umaga. Palakasin. Yes. Panginoon, say it from your heart. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. Amen.
Amen. Hallelujah. Father God in heaven, salamat po sa iyong kabutihan. Amen. Kahit anong sama namin, Panginoon, napakabuti mo. Amen. Kahit ano pa ang mga sitwasyon namin, kahit gaano pa katindi nagawa namin kasalanan, gaano pa kami karumi, hindi mo yun tinitingnan. Hindi ka doon nakatuon, Panginoon. Mahalaga sa amin ang aming mga kaluluwa. Mahalaga sa amin ang buhay namin sa iyo. Kaya nga bumaba ka mula sa langit, iniwan mo ang kalangitan, pinagtiisan mo ang krus, Panginoon, para ipakitang mahal mo kami at gusto mo na hindi kami mawasak, hindi kami mapahamak, Panginoon. Ngayon, napakaraming buhay ang napapahamak, maraming buhay ang wasak, Panginoon. At salamat po sa pagkakataon na binigay mo ngayong umaga. Nandito kami ngayon, binibigyan mo ng pagkakataon ang bawat isa sa amin na maranasan ang tunay mong pag-ibig, ang genuine love mo, Panginoon, na kung saan sa aming pananalig sa iyo, Panginoon, kapag kami tumugon sa panawagan mo, na lumapit sa iyo, O Diyos, magpakumbaba, humingi ng tawad, patatawarin mo kami, at ipaparanas mo yung pag-ibig na yan, kakakatagpuin mo kung ano ang aming sitwasyon. Alam niyo po ang mga problema ng bawat buhay, ng bawat pamilya. Alam mo problema ng aming mga businesses. Alam mo problema ng aming mga pamilya. Alam mo ang problema ng aming mga personal na buhay. At nais mong ayusin ang lahat ng wasak, lahat ng kaguluhan sa buhay na ito kapag kami nanampalataya sa iyo. Kapatid, ngayong umaga, inanyayahan ka ng Panginoon na manalig sa Panginoon at tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pwede ba nating itaas ang ating kamay at patuloy nating gawin yung bagay na mahalaga sa Panginoon? Sundan niyo po ako sa panalangin. Samahan niyo ng pananampalataya. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Salamat po sa iyong pag-ibig. Naniniwala ako, Panginoong Jesus, na nandito ako ngayon kasi mahal mo ako. Gusto mo akong patawarin sa lahat ng aking kasalanan. Gusto mong ayusin ang aking buhay at ang lahat ng bagay sa buhay ko. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat kong kasalanan, sa lahat kong kamalian. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko mula nung ako'y bata hanggang ngayon. Panginoong Jesus, isinusuko ko po, ipinagkatiwala ko po ang aking buhay sa iyo at ang aking kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran, salamat sa kaligtasan, at salamat sa bagong buhay, at salamat din sa buhay na walang hanggan na tinanggap ko ngayon. Purihin ka. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory. Holy Lord, pagpalain niyo ang lahat ng nandito ngayong umaga. Hayaan mo sama-sama kami na ayusin mo ang lahat ng gusot, ang lahat ng wasak sa aming mga buhay. Salamat po sa paalala ngayong umaga na isang bagay na nais mo na gawin namin, pahalagahan namin yung relasyon namin sa iyo. Pangalagaan namin ito, Panginoon, sapagkat kung papangalagaan namin ang aming relasyon sa iyo, pangangalagaan mong lahat sa aming buhay. Ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming hanap buhay, ang aming paglilingkod sa iyo, ang lahat sa amin, pangangalagaan mo kapag pinangalagaan namin yung aming relasyon sa iyo, Panginoon. Kapatid, sa iyong pagtanggap kay Jesus ngayong umaga, pinatawad ka ng Diyos. At ang pagtanggap at pananalig kay Jesus, inanyayahan mo siyang maghari sa iyo. Kaya ang Panginoong Jesus ngayon ay naghahari sa iyong puso dahil nanampalataya ka, nagpakumbaba, tumingi ng tawad. Mahal ka ng Diyos, pangalagaan mo yung relasyon mo sa Panginoon, magpakalagbo ka sa pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Ngayong umaga, narinig mo kung anong klaseng pag-ibig mayroon si Lord sa iyo. A genuine love, kapatid, never change. Yan po ay kapakipakinabang. At ma-enjoy mo yan at ang buong pamilya. Isang araw, lahat ng wasak sa buhay mo ay maaayos yan dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, aayusin niya ang lahat sa iyo. Salamat aming Ama ngayong umaga sa kabutihan. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, paghahayag mo sa iyong tunay na pagmamahal sa amin na kinakatagpo mo. Dahil mahal mo kami at nanalig kami sa iyo, kakatagpuin mo at aayusin mo
ang lahat ng kaguluhan, ang lahat ng wasak sa aming buhay. Aayusin mo kami, ang aming buhay, ang pamilya, at ang lahat sa amin. Tanggapin niyo po ang aming papurit pasalamat ngayong umaga, Panginoong Jesus. Ito pong aming dalangin, O Diyos, salamat po sa patnubay ng banal na Espiritu. Patuloy mong paghariin ang iyong banal na Espiritu, Lord, sa aming buhay. Ito pong aming dalangin na may papurit pasalamat sa pag-ibig mo sa amin, sa genuine love mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na mamuhay ng mayroon ding genuine love, Panginoon. Tulungan mo maging tunay din ang aming pagmamahal sa iyo. Sapagkat ang genuine love ay hindi nagbabago. Matibay, Panginoon. Reliable, Panginoon. At ito po ay kapakipakinabang sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa pag-ibig mo. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen.